ang ating topic, reunion movie ni na Sharon at Gabby, tangkilikin kaya ng publiko? Ito na, kung naging successful ang Dear Heart concert ni Sharon at Gabby, sa tingin niyo, kung gagawa sila ng movie together, papatok ba kaya ito sa publiko? Hasad na ang ating ato, palabunutan. Yes, nagbunot tayo. Let's go! Yeah. Pagkatapos yeah. Maging successful ang kanilang concert na Dear Heart, kung gagawa ba ng movie, ay papanoorin pa rin ba ng kanilang mga tagahanga? Yan, anong aking nabunot? Ay, grabe naman sa no! Maybe! Ready ka ba dyan? Yes, ako hindi! Ano na patapit natin? Reunion movie ng Sharon Gabby, tangkilikin kaya ng publiko? Oh, yes, yes, diba? Bakit? Bilang Sharon yan, diba? Yes na yes, diba? Yes. Alam mo dito, Lord. Hindi, yes na yes. Nakita ko kasi yung feedback sa concert friendship eh. Diba? Parang iba eh. Parang bitin pa mga tao. Parang kailangan pa ng isang pelikula na magsama sila, diba? Pero ang tanong, ano magkasundo na kaya ang Gabby at Sharon para sa isang pelikula? Kasi, diba kasi hindi ba tuloy-tuloy diba? Diba? Oo, lagi may, ewan ko kung sa TF or sa anuman, sa tamang proyekto. Pero kung gagawin nila friendship, parang feeling ko, ano pa rin? Kikita pa rin. Kikita pa rin, oh, yes. Ikaw, ano masasabi mo? Kikita hindi. Bilang no, actually, medyo nag-resonate sa akin itong sagot na ito. No, yeah. Kasi nung bata ako, hindi ko na naabutan si Gabby. Kasi di ba tumigil siya sa pag-a-artista for a while? Nag-abroad po ba siya? Yes! Ayun, nag-abroad siya. So, parang hindi ko nakita at its strongest yung appeal ni na Gabby at ni Sharon. Tsaka, isipin rin natin na marami na rin kasing ibang bagong mga artista, bagong mga love team na pwedeng subaybayan. Bakit tayo pabalik-balik dun sa mga nakaraan ng mga love team, 'di ba? So, may possibility na hindi siya pumatok. Kasi syempre ang inaabangan ng mga tao, yung mga bagong love team na eh. And siguro hindi na ganoon karami nakakaalala nung strength and yung glory nung tambalang Sharon at Gabby. Naalala sa concert. Yan. Pero, ano Salome, iba kasi yung Sharon Gabby. Iba yung energy, iba yung ano nila. Yun nga, hindi ko na-witness yun. Yung power eh. Kasi, kahit sa concert nila, ramdam na ramdam mo talaga. Iba pa rin. So, parang ano yan eh. Pag Sharon Gabby, kikita yan, parang ganyan. Pag, ano, kasi may mayroon silang ano, may mga fans sila na may pera na caring manood pa. Diba yung yung mga panahon nila, yung mga umangat sa kanila gaya natin, may pera para manood ng sine. Samantala yung mga millennials, hingi pa sa magulang nila para makapanood ng sine. Diba? At saka meaning mo, mas mahilig manood ang mga fans ng Sharon Gabby ng sine kaysa sa mga kabataan ngayon. Diba? Viva Max na kami! Oh. Ay, ikaw, bakit na pa rin? Isa na lang. Ano rin kasi, wait lang, nakalimutan kayo sasabihin ko. Wait. Ikaw muna, ma'am. Ikaw muna, balangan na. Pero ako, tama rin naman yung sinabi mo na mas actually kung isasabay yon sa movie mo ng Katniel o Gabby siya, mas marami pa rin manonood ng love team ng sikat yung sinasabi mo ngayon. Yung Katniel, di ba? Kasi sikat na sikat ang love team nila. Pero yung Kevin Goldan, kasi kung gumastos ang mga tagahanga ng Gabby Sharon doon sa concert na mas mahal kumpara alam mo, sa sinihan, di ba? 15,000. Alam mo yung lahat sa ibaba? Ang isang tingin, 15,000. Ipunong-puno yun. Kaya ano ba naman yung 350? 300 plus. 500, sabihin mo na lang. Diba? So kung yun nga, yung marami na doon concert, kaya rin nila manood ng pelikula kung gagawa ulit ng reunion movie ang Gabby Sharon. Tatangkilikin pa rin. Kasi siyempre, marami pa rin talagang nagmaman sa Gabby Sharon at may mga pera na nga ngayon. Kung nung kabataan nila, di ba maraming nanonood na mga estudyante pa rin din yung mga tagahanga nila. What more ngayon na may mga trabaho na at mayayaman ng iba. Kaya naniniwala ko, napapanoorin pa rin tong pelikula. Saka na pag-usapan natin kanina na hindi lahat
Kasi possible pa rin na hindi siya mag-take off, hindi siya maging successful. Kasi napag-usapan natin kanina, di ba, na hindi lahat pwede mong iasa sa star power. Parang factor pa rin na kung maganda yung pagkakagawa. Hindi ko lang kung nabigyan sila magandang material. Tama naman. So, tsaka ano rin eh, parang magkaiba ang concert sa pelikula. Kung magaling sila sa concert, hindi natin masasabi kung nandun pa rin ba yung talent at pa yung spark nila para gumawa ng bagong pelikula. Tsaka, ang tagal na natin hindi nakita si Gabby. Meron pa ba siyang apoy? Meron pa ba siyang maibibigay? Diba? So, pero alam mo kasi ang Gabby conception may appeal pa. Yung nakita mo lang yung serye lang ng First Lady at saka First Yaya, nag number one ratings siya sa GMA, pinasundan with Sanya Lopez. So yung appeal ng Gabby nandoon pa rin. Di lalo na kung Sharon Gabby, kasi marami ang nananabik, marami ang may gusto. Tsaka, ewan ko, kasi naramdaman ko kasi sa concert, kinikilabutan ako. Di lalo na siguro kung mapanood ko sila sa pelikula. Pero, agree naman ako sa'yo na dapat maganda ang materials. Tama. Diba? Magaling ang director. Dapat diba? Deserving doon sa power ng Sharon at Gabby. At nandun pa rin yung kilig. Nandun pa rin yung kilig para sa storya. Correct. Kasi pag kami sa makikita mo ng mga precepts sa movie na, ay, wala to, sosolay yung movie. Hindi gagasa sa mga tao. Diba? Tama. Kung maganda talaga. At sana, kung gagawa silang movie, yung talaga babasahin nila yung script, may patutunguhan talaga. Correct. Maganda. Sa sana, friend, since si Sharon naman, eh, talaga, nakakatulong, friend, yung siya yung kumakanta ng theme song ng movie, di ba? Talaga yung mga movie nila, siya kumakanta, please, I love pero alam mo, nalala ko, may discussion tayo dati, friendship, at sinabi rin sa Salome, nalala ko, tama naman yung sinasabi niya na iba kasi mas madaling kumita ang concert kaysa yung panlasa ng mga manonood sa pelikula. Totoo rin naman parang, yun. Parang mas gusto mga tao mag-enjoy ka pagka nanonood ka kasi ng concert. Live, eh. Nakikita mo. Live, diba? Naalala niyo ba yung ano, yung parang nagkaroon ng concert na show or parang singing na show si Regine Velasquez? Regine Velasquez yun, pero nag-flop yung show na yun. Kasi... ewan ko kung naalala niyo yung meron. Talaga? Ako lang ba yung nakalala? Bago mag-bubble gang, yung parang yung music show ni Regine, naalala mo yun? Show yun! Sa TV! Pero, libre, ganun. Pero parang yung point ko is, si Regine Velasquez nag-sold out siya ng concert, pero bakit hindi pumatok yung TV show? May ganun ba? Tuting na libre, diba? Paano pa kaya yung show kaya yun or serye? Basta whatever. Ano siya, parang show siya na kumakanta siya, tapos merong live music, may mga live band. May solo show siya sa... Tinan niya, hindi niyo maalala kasi hindi talaga siya naging successful. Natarang! Naalala ko yun eh. Kung sikat yung show, maalala namin ni friend. Pero yun yung concept ng show. Parang concert show ni Regine. Ayan. I-google ko yan mamaya. So, kayo na mag-react dyan, mga friendship, diba? Friend Romel? Yes, kung sa tingin nyo ba, kung gagawa pa ba ng pelikula, si Gabby at si Sharon ay tatangkilikin pa rin ba kagaya ng concert nila na Dear Heart? Ayan, mag-comment lang po kayo sa iba ba?